padamihin lang natin yung views. Magsasalita na po ako. Madamihin lang po natin yung views. Magsasalita na po ako. Pipilitin ko pong isa-isahin. Pipilitin ko kahit gano'ng katagal tong live na to. Iisa-isahin ko po ang panggagago sa akin ni Merk. Ni Christian Merk Gray. Ginago po ako ng taong yon. Ginamit po ako ni Christian Merk Gray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon, scripted. Lahat po yon sinunod ko dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ibigay yung buhay na gusto niya. Kung magtataka po kayo kung bakit maraming nawawala sa amin sa Team Merpay dahil sa kanya. Dahil po sa ugali ni Merk. Napaka-demonyo po ng ugali ni Merk. Ginago niya po lahat, lahat, lahat. Ito po, ito na, umpisa ko na po. Alam niyo po, nag-umpisa kami sa... Nung galing po siya sa Brusco. Galing po si Merk sa Brusco. Hindi po ako yung dahilan ba't siya nawala doon. Ayaw niya pong mabawasan yung perang kikitain niya dahil po alam niyang malaki. Siya po ang pinakamalaking may kita sa Brusco. Siya po ang may pinakamalaking kita. Yung ibabawas na 5% doon, sa pera ni Merk siguro mababawas doon. 16,000. Lahat po ng kaibigan niya, ginamit niya. Hindi ko na po kasi kaya eh. Sobra-sobra po yung ginawa ni Merk. Sobra-sobra. Hindi ko na po kaya. Pasensya na po kayo. Napakawalang yung tao niya ni Merk. Lahat po ginago niya, pamilya ko. Lahat po ng tao sa paligid niya, ginamit niya po. Scripted po lahat ng nangyayari. Sinusunod ko po siya, kung makikita niyo po. Lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Ayoko po nun, walang may gusto nun. Kayo na pong bahala kung maniniwala kayo ngayon. Wala pong may gusto nun. Lahat po binigay ko sa taong yun. Lahat po ng panggagamit sa katawan ko. Lahat po ng pagpapakita ng kung ano sa katawan ko. Siya po ang may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, para sa atin to. Para sa atin to. Pero hindi ko naramdaman dahil po, napakalaki po ng kinikita ni Merk. Wala po siyang binibigay sa akin. Kung sasabihin niyo po, na pera lang ang habol ko sa kanya. Kung makikita niyo po yung bahay namin, hindi niyo po napagawa yun. Hindi niyo po pinagawa yung bahay namin, uunahin niya pa po yung iba. Sa laki ng kinikita ni Merk, sa milyon-milyon ang kinikita niya, sa isang buwan, 5,000 lang po ang binibigay sa akin yan, pati kay mama.
Sa magulang ko po, 5,000 lang po isusumbat niya pa. Mumurahin niya yung magulang ko. Sasabihin niya, manang-mana ka sa magulang mo. Ang bobo niyo. Lahat kayo, plastic. Ginaganon niya po yung magulang ko. Hindi ko na po kaya. Ngayon po, nawawala po si Merk ngayon. Nawawala po si Merk ngayon. Lahat po nang nangyari, scripted po. Scripted. Tinatago po ako ni Merk. Tinatago niya po ako. Tinatago niya po ako. Hindi niya po ako pinapalabas. Ayoko na po. Ayoko na talaga. Ayoko na po talaga. Ayoko na po. Ang ginagawa niya lang po. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merk. 6 na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. Yun din po sa... Si Pam Don sa video na bago makaganda. Huwag niya po sisihin yung kambal doon, si Chen Chen tsaka si Tan Tan. Yung Sintreno twins po, hindi. Huwag niya po silang sisihin doon. Dahil utos po ni Merk lahat yun. Ako po, hindi ko na po kaya si Merk. Hindi ko na po kaya si Merk. Demonyo na po yung utak niya. Sobrang mukhang pera. Sobrang mukhang pera ni Merk. Lahat ng tao ginagago niya. Sinisira niya po yung nanay ko po. Yung nanay ko na nasisira na din po sa inyo. Yung sasabihan po yung nanay ko na mamatay ka na siya po may utos nun. Siya po may utos nun. Ginagawa niya pong robot yung pamilya ko dahil sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Ba't nila sinusunod si Merk? Kada pupunta po sila sa bahay. May pagkain na sila. Maghihintay kami ng script niya. Magagalit pa po yan pag nagkakamali ako. Pag may mali po ako nasasabi, pag kailangan ulitin ng video, magagalit pa po yun. Lahat po ng video namin, scripted. Dahil po sa kanya. Sobrang abusado. May babae po si Merk ngayon. Yung babae na yung Pam po, ay Pam po. Grabe, Merk. Pinatulan niya pang, may anak na po yun. May anak na, sabi niya. Sabi ko nun, Mahal, ano? Baka naman papatulan mo yan. Baka naman totoohanin mo. Ang sabi niya nun, hindi. Kamukayan ng ex ko. Hindi ako papatol dyan. Ginagago niya yung babae sa akin. Sinisira niya. Sabi niya, tanginang mukha yan. Papatulan ko ba yan? May anak na. Ginaganon niya yung babae. Ngayon, nandun siya. Nasa Quezon po si Merk. May katibayan po ko. Lahat po. Lahat. Kahit sa chat, kahit yung babae. Nahuli ko po kasi dahil po dun sa post ng babae, nag-post po yung babae. Nakasama po yung sasakyan namin. Tapos yung cellphone ko po, nagla-login po yun sa Quezon. Lahat po ginawa ko kayo, may pasensya na po kayo. Ako po mismo humihingi ng pasensya dahil po kinonsinti ko siya. Mahal ko lang po talaga. Ngayon lang ako natauhan. Sobrang dami kong kaibigang nilayuan. Pamilya dahil ayaw nila ng video namin ni Merk. Sobrang dami.
dami ko pong nilayuan. Wala po akong kaibigan ngayon. Wala po akong kahit sino ngayon. Dahil kay Mick, dahil iniingatan ko po siya. Kaya totoo po yung sinasabi niya, scripted lahat sa amin. Scripted lahat ng buhay na binigay sa akin ni Merck. Lahat po ng pera niya sa kanya lang po. Sa laki po ng pera niya, nagkakautang pa po siya. Sobrang sama, sobrang samang tao. Ultimo shampoo namin, sabon namin, ako pa bumibili. Grabe po pambabastos sa akin ni Mick. Hindi niya po ako nirespeto. Nawalan po ako ng kaibigan dahil sa kanya. Huwag niya po sisihin lahat po ng taong nakapaligid kay Mick. Dahil po lahat yun inuutusan niya. Sobrang bossy. Hindi niya naman po pinapalamon. Hindi ko po in-expect na darating po talaga to. So, ilang beses na rin po ako niloko ni Merck about sa babae. Nung una, pumatol siya sa kaibigan ko. Pangalawa, pumatol siya sa pan. Pasensya na po kayo. Kasi alam ko po, scripted po yun eh. Pasensya na po kayo. Ako na po humihingi ng pasensya sa inyo. Ginawa ko lang po yun kasi sobra po akong nagmahal. Bago po namin makuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Lahat po nang meron siya ngayon, sa kanya po nakapangalan. Pati yung bangko po, sa kanya po. Paghihingi po ako sa kanya, hindi po yun magbibigay. Ultimo sarili kong damit, ako pa bumibili. Sa isang buwan po, 5,000 lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumbatan niya pa. Lahat daw binigay niya sa akin. Yung singseng, sabi niya. 170,000 daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. Yung tatay ko, binastos niya. Binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpropose siya. Noong time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po. Hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po alam ko na hindi totoo, na para lang yun sa video. Lahat po kay Merck, hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa akin, hindi po yun totoo. Lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginago niya po lahat yun. May nakakita po sa kanila dito sa Naik. Pinex niya pa po pala yung babae kahit kanino. Pinakilala niya pa kung kanino dito sa Naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. Grabe po yung ginawa sa akin. Three years po akong nagtiyaga. Isang buwan po akong nakakulong. Isang buwan po akong nakakulong sa kwarto. Kinukulong niya po ako kasi bawal daw po akong makita ng kahit sino, naka
kapitbahay. Nandito lang po ako pag uuwi po ako sa Antipolo. Madaling araw niya po ako iuuwi doon. Para walang makakita sa akin. Lahat po ngayon suko na kay Merk. Nung isang araw po nasa ospital ako, kasi nagtaki po ako ng anxiety, sobrang depressed na po. Sobrang depressed na po. Hindi niya alam yun, hindi niya alam na naghahanap ako sa kanya. Kahit saan naghahanap po ako, naghahanap ko siya eh. Kasi mahal ko po siya eh. Ilang araw po, wala akong tulog, wala akong kain, kakahanap sa taong yun. Tapos malaman-laman ko nakasama niya yung babae. Huwag niyo pong sisisihin yung mga tao sa paligid niya dahil siya po ang naggawa nitong gulong to. Huwag niyo sisihin si Kuya Mark, yung Centennial Twins, kahit sino. Siya po ang gumawa nito. Sobrang boss po ni Merk. Sobrang pa-boss po. Sa lahat po ng video, kung makikita niyo po, lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao. Para lang panoorin niyo, para lang magkapera siya. Lahat po ng taong nawala po sa amin, hindi ko po masisisi. Eternals TV, Brusco, Arnold, Tatay Onin. Marami pa pong nawala sa aming mga kaibigan dahil po sa kanya. Dahil hindi po nila kaya. Hindi po nila kinakaya si Merk. Nagmahal lang po ako. Pasensya na po. Pag mag-short film po kami, magkamali lang po ako ng unti. Nangina naman mahal, galingan mo naman. Pati po pagkapahulog ko po sa hagdan, hindi po yun totoo. Ang sakit po ng katawan ko nun pagtapos. Ginawa ko yun sa kanya nung nagpakahulog ako sa hagdan. May mga pasapo ko lagi pag may nangyayaring hindi magandang prank. Lagi po ako nagkakasugat, nagkakapasa dahil po sa ginagawa namin. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po. Lahat po ng account siya po may hawak. Kinukontrol niya po lahat. Hindi niya po mapagawa yung bahay ko. Sabi niya po sa CR namin, mahal hindi ako magsi-CR dyan. hindi po siya nag-CR sa CR namin sa bahay. Pero hindi niya po yun mapagawa. Tinitiis niya po yun. Kayo na pong bahala kahit hindi na po kayo maniwala. Hindi ko po kayo masisisi. Kasi lahat ng ginawa ni Merk, hindi totoo yun. Wala nang totoo kay Merk. Mahal na mahal ko yun. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Alam po yan ang mga totoong kaibigan namin. Alam po nila kung gaano ako nagsasakripisyo araw-araw. Napakarami niya pong pera, pero ang dami niya rin pong utang. Hindi ko na po alam kung saan niya pinupunta yung mga pera. Kung makikita niyo naman po kasi sa mga video namin, wala po talaga akong hawak na
May mga pangalan na damit, may pangalan na sapatos. Lahat po yun, ako lang po. Uutang pa po ako sa ibang tao, magkapera lang. Lagi po akong umuutang sa ibang tao, magkapera lang. Ayun po, hindi ko na po kaya. Hindi ko na rin po talaga kinaya. Wala pa po akong tulog. Wala pa po akong tulog kain. Na-hospital mo po ako. Hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. Huwag po kayong maaawa sa akin. Gusto ko lang naman po sabihin sa inyo yung totoo. Kasi ayoko na pong may mga taong masaktan. Ayoko na pong... Hindi ko po kasi talaga kaya yung mga bash. Hindi ko po yun kaya. Nag-aaral po ako noon. Pinatigil niya po ako sa pag-aaral para lang po sa video. Yung pangarap niya po yung sinunod namin eh. Yung pangarap niya, tinabi ko na po yung pangarap ko. Grabe yung sakripisyo ng pamilya ko. Grabe. Sabi niya, yung nanay mo, plastic. Yung nanay mo, sa Cebu po. Sa Cebu, hindi siya nahiya. Hindi po siya nagbigay ng kahit ano, na kahit piso lang doon sa tiniran namin. Hindi man niya po ako doon para lang po sa babae, sabi niya po may sponsor. Iniwan niya po ako sa Cebu. Magkasama po kami noon isang araw po. Ang usapan po, isang linggo po kami doon. Kasi po pupunta na po kaming Canada. Mas malaki po kasi yung kita sa Canada. Kaya po kami pupunta ng Canada, pero hindi ko na po kaya. Ganto, ngayon, fiancé niya pa lang po ako, pero grabe na po yung ginagawa niya sa akin. Sobrang mukhang pera ni Merk. Magalit na po kayo sa akin, pero ginawa ko lang po yun kasi mahal ko po yung tao. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon po, wala pa rin po si Merk. 6 na araw na po siyang nawawala. Pinabayaan niya po ako mag-isa nang walang pera. Wala po akong hawak na pera. Pinabayaan niya po ako. Iniwan niya po ako. Ang dami ko na pong utang ngayon kasi po wala akong hawak na pera. Tapos hahanapin ko siya. Masakit po kasi lalo eh. Piyansa na po kasi ako eh. Sobrang pasensya na po sa inyong lahat. Sobrang pasensya na po. Mahal ko lang po yung tao. Pero ngayon po, suko na po ako. Pagod na po ako. Pagod na ako. Pasensya na po.